Magandang araw! Handa ka na ba para sa bagong aralin? Pero bago natin simulan, ay halika at sabayan mo kong awitin ang tatlong bibe. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat, mga bibe. Ngunit ang may takpang sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Ngayong araw na ito ay mapag-aaralan mo ang pagbabawas bilang pag-alis ng mga bagay mula sa hanay at ang pagdaragdag at pagbabawas ay kabaligtarang operasyon. Kaya pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na una, na ilalarawan ang pagbabawas bilang pagkuha ng mga bagay sa hanay. Pangalawa, na ipapakita ang pagbabawas at pagdaragdag ay kabaligtarang operasyon. Para sa simula ay subukin sagutin ang module sa pahina 1. Ngayon ay tignan natin kung tama ang iyong sagot. 7 dagdagan ng 3 ay 10. 10 bawasan ng 2 ay 8. Tama! 6 dagdagan ng 3 ay 9. Magaling! 8 dagdagan ng 5 ay 13. Magaling! Tama lahat ang iyong sagot. Ngayon ay ating balikan ang napag-aralan niyo ng mga barya at perang papel ng Pilipinas. Sa gabay ng iyong magulang ay buksan ang iyong module sa pahina 2 at sagutin ang mga sumusunod. Una, si Nena ay binigyan ng kanyang nanay ng 10 piso at binigyan din siya ng tatay niya ng 10 piso. Magkano lahat ang pera ni Nena? Dalawampu! Tama! Para naman sa pangalawa, basahin natin. Bumili si nanay ng mansana sa halagang 20 piso at saging sa halagang 40 piso. Magkano lahat ang halagang binayaran ni nanay? Tama kaya ang iyong sagot? Alamin natin. 60 piso. Magaling! Pangatlo, si Mang Canor ay may 100 piso. Binigay niya sa Batang Kulubi ang 50 piso. Magkano ang natirang pera ni Mang Canor? 50 piso! Tama! Ika-apat, si Noel ay nakatanggap ng 100 piso sa kanyang ninong Roy at 200 naman mula sa kanyang ninong Danny. Magkano lahat ang pera na natanggap ni Noel? 300 piso. Magaling! Ikalima, bumili sa kantina si Mina ng sopas sa halagang 5 piso. Kung ang pera niya ay 10 piso, magkano ang kanyang supli? 5 piso. Magaling! Ano ang paborito mong laruan? May nagbibigay rin ba sa'yo? Halimbawang ikaw ay may kaibigan at hihingi sa'yo ng laruan, bibigyan mo rin ba? Ngayon ay basahin natin ang 2 suliranin. Si Ronald ay may 6 na holen. Binigyan din siya ng kanyang kuya ng 2 pa. Ilan lahat ang holen ni Ronald? Ilan ang holen ni Ronald? 6. Tama. Ilan ang ibinigay ng kuya niya? 2. Tama. Kaya si Ronald ay ilan na lahat ang holen? 8. Magaling. Sa pamilang na pangungusap o number sentence ay ganito isinusulat. 6 plus 2 equals 8. Halimbawa, sa 8 holen ni Ronald ay ibinigay niya ang 3 sa kanyang kaibigan
ilang holen ang natira kay Ronald? 5. Tama! Sa pamilyang na pangungusap o number sentence ay ganito naman isinusulat. 8 minus 3 equals 5. Taan, ang pagdaragdag o addition ay ang pagsama-sama ng mga pangkat, samantalang ang pagbabawas o subtraction ay ang pag-aalis ng mga bagay mula sa isang hanay. Tignan ito. 5 bola bawasan ng 3 bola ay 2. Ang 5 ay ang tinatawag na minuen o ang bilang na binabawasan. Ang 3 naman ay ang tinatawag na sudrahen o ang bilang na binabawas. At ang 2, ang sagot ay tinatawag na difference. Sa gabay pa rin ng magulang ay sagutin ang suriin sa pahina 5. Basahin ang suliranin. Ilarawan ito sa pamamagitan ng guhit na larawan, pagkatapos ay isulat ang pamilang sa pangungusap. Tingnan natin ang iyong sagot. Una, si Bong ang may 3 bola at si Mark ay may 4. Ilan lahat ang bola nila? 3, dagdagan ng 4 ay 7. Tama! Pangalawa, si Mina ay may 5 lapis. Ibinigay niya ang 2 sa kanyang kaklase. Ilan ang natira? 5, bawasan ng 2 ay 3. Magaling! Pangatlo, si Nanay ay bumili ng 4 na mansanas sa palengke at 6 na saging. Ilan lahat ang binili niyang prutas? 4, dagdagan ng 6 ay 10. Tama! Pang-apat, si Nanay ay may 6 na saging. Hiningi ni Tita ang 3. Ilan ang natira? 6, bawasan ng 3 ay 3. Mahusay! Ako ay may 5 mansanas. Ibinigay ko ang isa. Ilan ang natira? 5, bawasan ng isa ay 4. Tama! Kapag dinagdag naman ang isa sa 4, ang kabuuan ay 5. Kaya sinasabi natin na ang 5 bawasan ng isa ay 4. Gayon din kung isa dagdagan ng 4 ay 5. Ipinapakita ng prosesong ito na ang pagdaragdag ay kabaligtaran ng pagbabawas o ang pagbabawas ay kabaligtaran ng pagdaragdag. Ngayon ay sagutin mo ang pagyamanin sa pahina 6. Piliin ang letra sa hanay B ng kabaligtaran ng nasa hanay A. Tingnan natin ang iyong sagot. 2, dagdagan ng 2 ay 4. Ang kabaligtaran ay 4, bawasan ng 2 ay 2. Tama! 2, dagdagan ng 3 ay 5. Ang kabaligtarang sagot, 5, bawasan ng 2 ay 3. Mahusay! 1, dagdagan ng 2 ay 3. Ang kabaligtarang sagot, 3, bawasan ng 1 ay 2. Tama! 3, dagdagan ng 4 ay 7. Ang kabaligtarang sagot, 7, bawasan ng 4 ay 3. Mahusay! 2, dagdagan ng 4 ay 6. Ang kabaligtarang sagot ay 6, bawasan ng 2 ay 4. Ngayon, sa isa-isip sa pahina 8, sa gabay ng magulang, basahin at sagutin ang mga suliranin. Tingnan natin ang iyong sagot. Bumili ang nanay ng 12 hinog na mangga. Ibinigay niya ang 8 sa kanyang mga anak na babae. Ilan ang natirang mangga? 4. Tama! Pangalawa, may 6 na berde at 3 pulang isda. Ilan lahat ang isda? 9. Magaling! Pangatlo, si Karen ay may 3 lapis sa bag. Niligay niya ang 7 pang lapis. Ilan lahat ang lapis niya sa bag? 10. Mahusay!
Pang-apat, naghahanda si Ana ng anim na kulay pulang plato at apat na kulay kahel. Ilan lahat ang inihandang plato ni Ana? 10. Tama! Pang-5, may 12 na kamatis. Kung hilaw ang 8, ilan naman ang hinog? 4. Mahusay! Sa gabay pa rin ng magulang, basahin at sagutin ang mga sumusunod sa isagawa, pahina 9. May 5 batang babae at 4 na batang lalaki. Ilan lahat ang bata? 5, dagdagan ng 4 ay 9. Tama! May 9 na ibon sa sanga. Lumipad ang 5. Ilan ibon ang natira? 9 bawasan ng 5 ay 4. Ang galing! May 5 batang babaeng nag-aaral habang ang 3 naman ay naglalaro. Ilan lahat ang batang babae? 5, dagdagan ng 3 ay 8. Mahusay! May 8 isda sa aquarium. Dinagdagan ni Dina ng 4 pa. Ilan lahat ang isda? 8, dagdagan ng 4 ay 12. Tama! May 10 bata sa pangkat. Kung ang 5 ay umuwi na, ilang bata ang naiwan? 10, bawasan ng 5 ay 5. Magaling! Ngayon, sa ating pagtataya ay tignan ang mga larawan sa bawat pangkat kung ilan ang tinanggal o kinuha. Piliin ang tamang pamilang na pangungusap na angkop sa bawat bilang. Tignan natin ang inyong sagot. 7, bawasan ng 3 ay 4. Tama, letrang A. Pangalawa, 6, bawasan ng 2 ay 4. Tama, letrang A ulit. Pangatlo, 8, bawasan ng 3 ay 5. Tama, letrang B. 4, 7, bawasan ng 1 ay 6. Tama, letrang B. Para sa panghuli, 10, bawasan ng 4 ay 6. Magaling, letrang B. Karagdagang gawain sa pahina 10 ay iguhit mo ang bilang ng nasa larawan na hinihingi nito. At yan ay titignan ko sa muli nating pagkikita. Salamat sa iyong pakikinig.